Ako po si Father Dion, ang Post Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Paano po ba isinabuhay ni Santa Teresa ng Batang Jesus ang payak na pamumuhay tulad ng mga bata? Ngayon po ay October 1 at ginugunita po natin ang kapistahan ni Santa Teresa ng Batang Jesus at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap nila at sinabi, tandaan ninyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at maging katulad ng mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At ito po ang pamumuhay na ipinamala sa atin ni Santa Teresa ng Batang Jesus. Isinabuhay ni Saint Therese of the Child Jesus ang buhay na may childlike simplicity sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buong sarili sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Natutunan niyang gawin ang lahat ng kanyang ginagawa, gaano man ito kalaki o kaliit, na may dakilang pag-ibig. Kaya mas nakilala si Santa Teresa ng Batang Jesus sa kanyang Little Way o ang pagsusumikap na mamuhay sa kabanalan sa araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliit na bagay tulad ng pagsasaing, paglilinis, paglalaba, pagluluto, paghahain ng pagkain, pag-aalaga ng bata, pag-uopisina, pag-i-encode sa computer, o ang pagganap sa ating mga tungkulin na mayroong dakilang pag-ibig. Kaya walang kaduda-duda na si Santa Teresa ng Batang Jesus ay malapit sa puso ng mga tao sa makabagong panahon. Ang kanyang mga isinulat ay naging timeless lesson kung paano ibigin ang Diyos ng buong puso sa simple pattern ng ating pang-araw-araw na buhay. Tinuturuan niya tayo kung paano maghirap at magdusa kasama si Jesus, kapiling niya at sa pamamagitan niya na may dakilang pag-ibig. Kaya muli, paano po ba isinabuhay ni Santa Teresa ng Batang Jesus ang buhay na may childlike simplicity? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.